Senior high school ako nang mangyari tong aksidente sa braso ko. Tanda ko pa noon, nagpapapak ako ng gatas noon, then out of the blue, nadulas ako and nabalian ako ng braso. Normal na araw lang naman yun, pauwi ako galing sa school. Ano kayang ulam sa bahay? So, pag-uwi ko nga sa bahay, eh dahil hapon na rin nun, eh naghapunan na kami. Ayun, may gatas! Yes! Kunti lang po. Naku, magpapapak ka na naman ng gatas, ano? Itinitimpla yan, hindi pinapapak. Di ko alam, pero mas gusto ko yung pinapapak yung gatas kesa tinitimpla. Wala, share ko lang. Dati kasi, tanda ko nung bata pa ako, mahilig ako sa mik-mik. Alam nyo yun? Yun yung mik-mik, di ba? Sarap talaga. Nay, saan po ang punta nyo? May bibilhin lang ako dyan sa labas. Wait. Nay, papabili ako ng... ang sakit! Teka, anong nangyari? Ang sakit po sobra, Nay. Aray! Bakit ganun? Parang hindi ko maigalaw, Nay. Bakit ganun, Nay? Ipahinga mo muna. Baka nabugbog lang yan. Sige po. Sakit. Di naman ako masyado kinakabahan nun kasi ilang beses na rin naman ako nasaktan ng ganun. Ilang beses na rin ako nasaktan. Uy, iba na yung ato yun. Anyways, inaliw ko lang yung sarili ko nun sa pagbabasa ng Wattpad. Kasi baka pagkatapos ko ng ilang chapter, eh wala na din yung kirot na iniwan niya sa akin. Joke. Ay grabe naman to, masyadong pabebe, nakakainis. Buti pa yung isa, kung siya na lang kayo yung bida. Wait, teka, matry ko nga ulit tong braso ko. Bakit ganun? Masakit pa din. Di ko maigalaw eh. Alo, di ko matuwid. Bakit ganun? Alo? Bakit ka ba sumisigaw? Na hindi ko pa din maigalaw. Nay, mamamatay na yata ako. Huwag ka ngang OA. Pero teka, bakit ganyan? Bakit kulay ubi na yan? Mamamatay na yata ako, Nay. Teka nga, dalhin na kaya natin sa paggamutan yan. Sige po. Yung braso ko. Ano pong nangyari kay Jed? Ay, nabalian. Ay, doon po kay Manong Jun. Magaling po yung manggamot ng pili at bali. Dati nga nabalian ako ng sobra. Bali talaga. Napagaling niya ako, oo. Ay, we, talaga ba? Oo nga. Ano ba, sasakay ba kayo o hindi? Sige na, sasakay na. Nanay, sa albularyo talaga tayo pupunta? Oo, dun muna. Tapos pag di ka nagamot, edi sa ospital tayo pupunta. Nay, paano na ako? Di na ako makakapag-aral. Di na ako makakapag-trabaho. At yung talent ko, nandito sa kanang kamay yun na yung talent ko, hindi ko na magagamit. Wala na akong kwenta. Ayoko na. Ayoko na ganito. Lo, ang OA naman ito. Huwag ka nga umiyak dyan, parang hindi ka lalaki ah. Sabi ko nga, bali lang to. Tawa ko, bali ka lang. Tawa ko. Manong pakibilisan nga yung tricycle at natat na ako eh. Bali lang naman to eh. Isang pilipit lang dito, tanggal na to. Sakit tata noon. So, pagdating namin sa nasabing manggagamot, pinag-provide niya kami ng parang bandage na stretchable. Parang ganun, no? Tapos... Ah! My God! Uy, ang OA mo naman to, eh. So, hindi naman pala ganun kasakit yung panggagamot ni Manong gaya ng inaasahan ko. Hindi talaga masakit. Halata naman sa mukha ko, di ba? Hinila at tinuwid lang naman niya kasi yung braso ko. Hindi naman masakit talaga.
Then may nilagay si Manong na tapal doon, papel siya, tapos may mga sulat na Latin yata, ganun. Tapos nilagay na din yung kahoy at yung bandage doon sa braso ko. Oh, huwag ka munang kakain ng malalansa para di mangati at magsugat yung braso mo. Kinabukasan sa school, syempre ang awkward kasi pinagtitinginan ako, pero syempre wala naman ako magagawa doon, kaya okay lang. Uy, ano nangyari ito sa braso niya? Grabe braso niya, oh, ano kaya yun? Siguro, oh, hindi yata nag-iingat. Huwag, tinan niyo yung bagong dating mo si Jed. Trending ba yan ngayon? Yung try ko kaya. Yan, ano yan? Nagpapasikat ba yan? Sige lang, pagtinginan niyo lang ako. Ang cute ko, diba? Yuck! Anong yuck? Suntokin kita dyan eh. Ay, may bali pala ako. De, joke lang yun ah. Ganito talaga yung nangyari. Uy, Jed, anong nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Ay, di mo pa pala alam? Uso to ngayon. We? Oo, trip ko lang talaga. Ano ba? Nabalian ako. Obvious ba? Ay, nako, ano na talaga tong si Buknoy? Ingot-ingot. Boys at the back! Sige, magdaldalan lang kayo. Ang tatalino nyo, diba? Kayo na magturo dito. Lang, ayan, nagalit tuloy si ma'am. Ikaw kasi. Pero alam niyo ba, may bright side naman yung nangyari sa akin. Una kasi exempted daw ako sa mga activities. Plus di ko na kailangan magsulat ng notes kasi kanan yung may bali sa akin. So ayun. Tapos nung research defense namin, feeling ko naawa sa akin yung panelist namin. De joke lang. Oh, saka. Walang awa yung mga yun. De joke. Halos 2 weeks din ako naghirap at nangati ang braso noon bago gumaling yun. Tapos ayun, kailangan namin ulit pumunta sa manggagamot para alisin yung tapal. Nangati ba? Oo nga po, sobra nga po eh. Kumain ka ba ng malalansa? Opo eh, kasi si nanay isda ganyong pinaulam sa akin. Ayun, kaya naman pala. Pero salamat po. Akala ko po talaga di nababalik sa normal yung braso ko. Sige na, umuwi na kayo. Salamat po ulit. Tapos ayun, one day, pagpasok ko ng school, malapit na kasi na yung exam nang biglang. Jed, need ko na activities mo at projects. Ma'am, bakit po? Anong bakit? Aba, para may ilagay akong grade sa card mo. Akala ko po ba exempted na ako? Noon yun! May balik ka pa, pero ngayon magaling ka na, kaya gawin mo na, no? Na to, siniswerte ka? What the? O sige, tuloy mo. O, ano yun? What the, ano? What the? Fish! What the fish? Gusto niyo mang fishball? Libre ko kayo. At doon, natatapos ang kwento. Kayo, naranasan niyo na din bang mabalian? Sana naman wala sa inyong nabalian, no? Pero kung meron sa inyong nakaranas, kwento niyo din naman dyan sa baba yung experience niyo. Yun lang, bye! Subscribe naman kayo dyan. 70% ng mga nanonood sa inyo hindi nakasubscribe. Grabe naman. Libre lang naman yun eh. Mag-subscribe lang kayo. Para, you know. Pindutin mo na! Dali na! Pindutin mo na! Yun lang, bye!